Magandang araw! Ako po si Teacher Chet ng I'm Curious Channel. Kumusta ka? I hope you're well and healthy. Sa video ito ay tatalakayin po natin ang tungkol sa unang markahan Modyul 5, Salik ng Produksyon ng Ekonomiks ng Araling Panlipunan 9. Itong tatalakayin natin ay nakabatay po sa Most Essential Learning Competency na natatalakay ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tingnan mo ang mga larawan sa screen. Ito yung mga halimbawa ng produkto at serbisyo na binibili ng tao. Look around yourself. What will you see? Slippers, damit. Naitatanong mo ba sa iyong sarili kung paano nabuo ang mga produkto o yung mga serbisyo na binibili natin? Yung cellphone o laptop na ginagamit mo ngayon habang nanonood ka sa video na to, naisip mo ba kung paano to nagawa? Naisip mo ba kung anong sangkap na ginamit o yung kinakailangan upang mabuo ang alcohol, face mask o yung mga produkto na ginagamit mo sa pang-araw-araw? Basahin natin, ano ba ang produksyon? Ito ay paglikha ng kalakal o serbisyo na tumutugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ito rin ay proseso kung saan pinagsasama ang mga salik ng produksyon o yung input upang mabuo ang isang produkto o yung tinatawag na output. May iba't ibang proseso ng pinagdadaanan ang paglikha ng produkto, kaya may mga salik na ginagamit upang isagawa ang produksyon. Ano nga ba ang produksyon? Ngayon, subukan natin gawin ang gawain 1. Ayusin ang mga larawan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod sa pagbubuo ng produkto. Alin kaya ang mauuna rito? Tama, pinakauna yung number 1, yung may mga punong kahoy, at pang-apat o yung output ay yung upuan. Correct. Makikita natin sa larawan na mula sa mga punong kahoy, may pinutol na puno na kinakailangan ng lakas paggawa sa pagproseso nito hanggang sa ito ay maging isang upuan. So again, ang produksyon ay tumutukoy sa proseso ng paglikha ng kalakal o serbisyo na tumutugon sa mga pangailangan at kagustuhan ng tao, kung saan pinagsasama-sama ang mga salik ng produksyon o yung input upang makabuo ng mga produkto o yung tinatawag na output. Another example, ang produktong banig. Mula sa pandan o yung romblon, prenoseso ito, ginawa ng tao, ginamitan ng lakas paggawa hanggang sa ito ay maging banig o yung output ay naging banig. Ang input, ito yung salik na ginamit sa pagbuo ng produkto o ng mga produkto. Process, ito naman yung proseso kung paano ginawa ang naturang produkto. At yung output ay yung byproduct o yung nabuong produkto. Ang mga salik ng produksyon. Ang salik ng produksyon ay tumutukoy sa anumang bagay na ginagamit sa paglikha ng mga produkto at serbisyo. At ito yung lupa, paggawa o lakas paggawa, kapital at entrepreneur. Ang lupa, ito ay lahat ng bagay na may pakinabang sa tao na mula sa kalikasan. Pangalawa ay ang lakas paggawa. Ang paggawa ay tumutukoy, ito ay tumutukoy sa mga taong nag-uukol ng lakas na pisikal at mental sa paglikha ng mga kalakal o paglilingkod. At ito ay may dalawang uri. Ito yung una, white collar job, o yung mga manggagawang mas ginagamit ang kakayahang mental o ang kanilang isip kaysa sa lakas ng katawan sa paggawa. Halimbawa nito ay yung mga engineer, doctor, abogado, at yung pangalawa naman ay ang blue collar job, kung saan mas ginagamit ang lakas ng katawan kaysa sa isip sa paggawa. Halimbawa nito ay ang mga karpintero, driver, magsasaka. Pangatlo ay kapital. Ito ay tumutukoy sa kalakal na lilikha ng ibang pang produkto. Mga kagamitan ito na gawa ng tao na ginagamit sa paglikha ng panibagong kalakal. Ito ay maaaring salapi
at imprastruktura tulad ng mga gusali, kasada, tulay, pati na ang mga sasakyan. Pang-apat, entrepreneur. Ito ang tagapag-ugnay ng naunang mga salik ng produksyon upang o yung mga lupa, kapital, paggawa upang makabuo ng produkto at serbisyo. Tinatawag din sila bilang mga negosyante. Halimbawa ng mga entrepreneur ay sina Manny Villar, Lucio Tan, Henry C. at yung iba pang mga negosyante. Saan kaya tayo napabilang? Ikaw kung gusto mong maging negosyante sa hinarap, manabibilang ka sa entrepreneur, o yung kung gusto mong magtatrabaho, napabilang ka sa lakas paggawa. Ngayon, subukan nating sagutan ang mga sumusunod na tanong, ang panuto. Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na mga pangungusap at katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Right, let's begin. Number 1. Ang salapi ay kabilang sa anong salik ng produksyon? A. Lupa, B. Paggawa, C. Capital, D. Entrepreneur. Correct. It's letter C. Capital. Pangalawang bilang. Ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo. Tama. Letter D. Entrepreneurship. Pangatlong bilang. Ang salik ng produksyon na nagbibigay ng hilaw na sangkap o materyales. Correct. Letter A. Lupa. Pang-apat. Ito ay tumutukoy sa kita ng isang entrepreneur o ng isang negosyante. Correct. Letter B. Tubo. Number 5. Ano ang hindi kasama sa terminolohiya ng produksyon? Magaling, letter D, motibasyon. Number 6. Ang mga salik ng produksyon na ibinahagi upang makagawa ng kalakal ay tinatawag na letter C, tama, input. Number 7. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng lakas ng tao upang makalikha ng produkto at serbisyo. Correct, it's letter B, paggawa. Number 8. Ito ay ang paglikha ng kalakal o serbisyo na tumutugon sa mga pangailangan at kagustuhan ng tao. Correct, letter C, produksyon. Number 9. Sila ay mga manggagawang may kakayahang pisikal, mas ginamit ang lakas ng katawan. Correct, it's blue collar job. Number 10. Ano ang ibang katawagan ng entrepreneur? Check, letter C, negosyante. Good job! Nagawa natin sagutan ng tama ang mga katanungan. At thank you for staying until the end of the discussion. I'll be glad to see you in the next video. And if you're new to our channel, please don't forget to hit the like, subscribe, share, and the notification bell for more videos. And thank you so much for watching. Enjoy learning!